Blessed day muli sa lahat. Patuloy tayo sa devotion on the book of Acts. Dito tayo ngayon sa chapter 8 verses 4 to 25 wherein the gospel started to spread outside Jerusalem after the killing of Stephen and the persecution of the church in Jerusalem, if you recall the previous devotion. So verse 4 it reads, "But the believers who were scattered preached the good news about Jesus wherever they went." Take note that it was ordinary believers and not the apostles who preached the good news wherever they went. Therefore, tayong lahat ng mga followers ni Jesus ang dapat na nagpapalaganap ng kanyang pulong. We also learn from the previous verses na ang scattering na ito ay result ng persecution ng believers na nangyari sa Jerusalem after the death of Stephen. So, what does that tell us? That God allows persecution of His people in order for His purposes to be accomplished. So, ginagamit niya at pinapayagan ng persecution para matupad yung mga plano niya. Remember that Jesus told his disciples that they will be His witnesses to the ends of the earth. May dalawang interesting characters and incidents na matutunghayan tayo sa mga verses today. Si Philip, who went to Samaria to vigorously preach about the Messiah and performed amazing things to confirm the message. Matatandaang si Philip ay isa sa mga kasama ni Stephen na naging deacon noon. Pinili na maging deacon para mag-take charge sa pamamahagi ng tulong sa mga widows, if you remember sa earlier devotions natin. Gumawa siya ng miraculous signs like healings of various sickness and casting out of evil spirits that resulted to great joy among the people of the city. The other character is a man named Simon the Sorcerer, na sikat sa lugar dahil gumagawa rin ng amazing things through his magic tricks at hinahangaan ng mga tao. Marami siyang fans doon at tinawag nila siyang great o dakila at power of God kuno. But when the people believed the message of Philip, they were baptized, including this Simon, who was said to have also believed. At sumama na siya kay Philip at na-amazed sa mga signs at great miracles na nangyayari. Meanwhile, the apostles in Jerusalem heard about it. And they sent Peter and John to pray for those new believers that they would receive the Holy Spirit kasi hindi pa ito nangyayari sa kanila at that time. They laid hands on them and they received the Spirit. Namangha si Simon at nag-offer ng pera kina Peter para magkaroon din siya ng ganoong abilidad. Pero sinaway siya ni Peter dahil sa pag-aakalang mabibili ng pera ang power of God. Mukhang natakot siya at hiniling na ipanalangin siya para walang masamang mahitabo sa kanya dahil dito. We do not know what happened next dahil hindi kinwento ng author. Sinabi lang na bumalik sila sa Jerusalem pero nag-preach muna sa mga villages sa Samaria. So what may we learn sa mga incidents na ito, especially about signs and miracles? Let me submit some observations. One is that they are meant to confirm or authenticate the message. Oh, signs and miracles are meant to confirm or authenticate the message. Remember na that time, wala pang New Testament na naisulat as basis for belief regarding the life and teachings of Jesus. So para maniwala ang mga tao, they needed to see some visible proof of the veracity of the gospel message. Especially that there were many detractors na ayaw itong mag-spread o lumaganap. Today, sa mga remote or restricted places na walang access sa scriptures, we hear of such things. May iba't ibang testimonies ang ilang missionaries tungkol dyan. Pangalawa, signs and wonders have practical benefit to recipients.
They have practical benefit to recipients. Hindi ito just for a show or entertainment to amaze audiences. Notice na they mostly have to do with healings of diseases and casting out demons tormenting their victims. Another benefit is that hearers come to faith in Jesus and not drawn to the person of the preacher or messenger. Hindi katulad ng mga kulto na bida ang leader o founder. Ang ultimate attention at papuri ay hindi na pupunta sa tao but to God and His kingdom. Unlike sa mga iba ngayon na nagpapalaganap ng sariling kingdoms nila. Ang atlo, that God's gifts and calling cannot be bought. God's gifts and calling cannot be bought. Ito yung malaking pagkakamali ni Simon the Sorcerer. We do not know kung tunay nga siyang naging believer dahil nagpabaptize siya, but maliwanag na may maling understanding siya tungkol sa power of God. If you remember that Jesus once told His disciples na freely you receive, therefore also give freely. Thus, hindi negosyo or economic enterprise ang mga bagay ng Diyos. In closing, let me share a trivia that I have read. This, incidentally, is where the sin of simony comes from. Narinig niyo ba yun, yung sin of simony? Simony, in particular, was alive and active as a sin during the Middle Ages when aristocrats tried to buy church offices for their kin. Meron pa ba ngayon yan sa church? Binibili o binabayaran ang isang posisyon o role sa iglesia o sa ministry? What do you think? Well, your answer is as good as mine. Yan lang for today, and God bless.